kuda di like. Nak makita ram guru sa da comment sa apa. Good afternoon, everyone. Fudadi again. Every Sunday afternoon, medyo late tayo po ngayon dahil galing ako ng ano, guys, galing ako ng pier. Mayroon tayong shipment na griller. Kaya sinamahan ko yung driver para madali lang magano, madali lang. Ang bilis ngayon dahil Sunday, walang tao sa pier. Bilis kami nakatapos kaya nakahabol sa ating live. Reminder guys, yung topic natin ngayon ay when is the right time to start a business. So maya-maya didiscuss natin yan. Please also have your comments. Comment there in the comment section. Mag-comment na kayo ngayon pa lang para mababasa na natin at yung mga tanong nyo, magtatanong na kayo ngayon para simulan natin sagutin. Madali lang naman ito guys. Napakasimpleng topic lang natin ngayon at share natin ito, share natin sa mga thoughts nyo kung ano din ang nasa isip nyo, when is the right time talaga, kung paano. So pag ano natin ito guys, pag salu-saluan yung mga ano nyo, yung mga comments nyo, yung mga suggestion nyo na mga sagot sa tanong natin na when is the right time to start a business. Ilagay nyo na ngayon sa comments nyo guys. At shout out sa ano, sa mga nagpa-shout out sa akin, lalo na sa may sa Canada, mayroon din sa iba't ibang party ng mundo ngayon guys, mga OFW. May salute sa inyo mga OFW. Hanga ko sa inyo. At loyal nating mga taga-subaybay, maraming salamat po. For the span of 2 weeks, nag-improve yung subscriber natin, umabot tayo na 6,000. So last 2 weeks ago, 5,000. After 2 weeks na ngayon, Sunday, another Sunday, nagkaroon na tayo ng another 1,000. So 6,000 subscribers na po tayo ngayon, 6,000 plus. At maraming salamat sa inyong mga pag-subscribe. At sa mga baguhan pa lang dyan, sa mga bago pa lang nyo nakapanood si Food Daddy, mag-subscribe na kayo. Marami kayong matutunan sa ating channel at marami pa tayong mga didiscussan, marami pa tayong pag-uusapan about business. So specifically, Lechon Manok Business, Lechon Bailey, and Lechon Baboy. Ano guys, bago lang din ako for last Sunday, sinimulan ko na rin yung whole Lechon Bailey business natin. At so far, okay naman. Ang ganda din naman kita. No, Lechon Bailey. Lechon Baboy. Whole Lechon Baboy, guys. Retail tayo sa yung lechong buong baboy, guys. Tsaka ano, masarap din naman yung iba talaga yung lasa ng Lechon Baboy ng Cebu, guys. Na mayroon talaga siyang distinct taste na kakaiba sa ibang lechon. So pag makapunta kayo dito sa Cebu soon, matitikman nyo ang ating Lechon Baboy. Kakaiba to guys sa ating Lechon Bailey. Yung Lechon Bailey natin is original taste pa rin yon, pero itong ano natin, yung bagong nilalaunch natin na retail ng Lechon Baboy, yung whole guys, ito ay yung native talaga na timpla, yung native na taste ng Cebu lechon. Matitikman mo doon kung ganito pala ang sarap ng Cebu lechon, guys. So kakaiba din itong Lechon Bailey natin. Hindi ito native style, pero timplang Don Ricardo's ito. Ito po ay masarap din, pero iba ito sa whole Lechon Baboy natin na native style yung timpla niya.
Cebu style na lechon baboy. So sa mga gustong mag ano, mag makatikim sa ating lechon baboy ng Cebu, lechon Cebu native style, pupunta kayo dito sa Cebu kay Food Daddy TV. Okay? So maraming maraming salamat sa mga nanonood ngayon. Medyo late tayo dahil galing tayo sa pier. Sumama ako guys sa pag ano? Sumama ako sa pag ship ng ating griller. At sa mga nagbablock na mag-order sa atin ng ating lechon griller guys, alam ko marami ding nanonood dyan. Huwag na kayo mag-alangan guys, kasi marami na rin tayong napapadala sa nationwide sa Visayas at Mindanao guys. Ako yung nag deliver, so take charge ako niyan. Visayas at Mindanao ako yung namamahala diyan sa pagpapadeliver. At doon sa Luzon, sa Southern Luzon, si Sir Randy Parinas, location niya guys ana sa Cavite, Malabanan, Baliti, Batangas. No, it's not Cavite, Malabanan, Baliti, Batangas. At doon sa Northern Luzon naman, ang ating, hi Antonio Alvaro, ang ating katiwala doon guys, itong partner, na mabait na partner, si Sir Norman Sareno, dyan sa Dagupan, Pangasinan guys. So you can order him also, the lechon, the griller, and also the, ano natin, yung timpla natin, ito yung injectable na marinade. Only kay Food Daddy lang yan guys, available na rin yan nationwide. At sa bago lang, mayroon tayo doon sa inabangan yung mga nag-aabang sa ating injectable dyan sa Valenzuela. Nandyan na ngayon sa kapatid ko si Cherry Galolo Alfiscar dyan sa Road 1 Dulo sa Marulas, San Miguel Heights, Marulas, Valenzuela. Shout out sa iyo kapatid, ang aking kapatid na babae guys, si Cherry Galolo Alfiscar, at sa aking pamangkin din na si Ninyo Rex Galolo, nandun sa Marulas din nakatira. So sa mga malapit lang doon sa ano, sa kapatid ko guys, mayroon akong number, putahan nyo. Hi Lina, Analisa Linaw, shout out sa iyo. Rodrigo William, shout out sa iyo sir. Ayan guys, so nasa kapatid na natin, kapatid ko na sa Marulas, Valenzuela. So ilalagay ko dito mamaya yung number. Anyway, pag pupuntahan nyo sa ibang ano ko guys, sa ibang mga vlog ko, nakalagay na yun mga number. So Cherry Galolo Alfiscar, napakabait kong kapatid, nandyan sa Valenzuela. Ang husband po niya ay si Danilo Alfiscar po guys. So yung first batch na dumating doon sa Valenzuela ay ubos agad guys. Ubos ka agad, tapos yung may darating na rin yan tomorrow or Martes, kaya mag-book na kayo sa ati ko diyan sa Valenzuela para magka-reserve na kayo para sa inyo. Okay? So sino-sino pang mga nandiyan, mag-ano ka guys, mag magano na kayo, mag-tamsak na kayo guys para you will be counted sa ating mga ano, mga audience ko. Hindi ko nabibilangin kung ilan kayo ngayon, right after how many minutes from now magsisimula na tayo sa ating discussion guys, kasi as I said, we will not make use of the time na wala tayong na production. Baga I'll try my best na sa isang oras na live natin, mayroon tayong makukuhang aral dito sa ating live. Hindi dito live na isdaan, ano pa. Yung gusto ko, yung live natin dito ngayon, ay yun na ang aking vlog. Kasi medyo busy na tayo ngayon guys. Hindi na tayo nakapagawa ng vlog. Kaya yung vlog ko, dito na lang gagawin natin sa live para tuloy-tuloy. Ang hirap din kasi minsan mag edit pa tayo, kukulangin tayo sa oras at saka busy din naman tayo. So I prefer to have a live, 1 hour live, than to have a video na i-edit ko pa, baka hindi ko pa nga ma-upload for the week. So it's better to have a live 1 hour, and then we can discuss as many as we can
sa oras na ito. So, in particularly today, we will discuss about how to start or when is the right time to start a business. Okay, maraming salamat sa 9 millones. At yung tamsak ay 7 pa. Pakitamsak nyo guys, dapat balanse yan. Yung may kamay dyan ako nakaganon, pipindutin nyo yan guys, at saka balanse na yan natin, yung audience at saka yung views. So, mayroon pa tayong siyam dyan. Tamsak nyo guys para magiging pareho na. Saka maraming salamat sa mga nanonood ngayon guys. Today is Sunday, at saka alam ko yung iba nagpapahinga, then sa ating mga followers dyan, pakiano dyan, paki-message para isa-shout out ko kayo. Yung mga nandyan sa ano, si Jibs. Jibs Panay, sir. Good day, sir. Watching from Taiwan. Sir, yung iba nga, hindi pa ko pa na sagot yung mga, ano nyo guys, ha? Don't worry. Anuhin ko kayo. I-reply ko yung mga, ano, yung mga comment nyo. Anthony Alvaro, nakausap ko na po si Mr. Farinas sa Batangas. Start po ako January or February. Thank you, Anthony. Rodrigo William, good day, sir. Watching from Tacloban City. Hi, sir, Rodrigo. Start ka na rin, sir. Analisa, hello, sir. Thank you, Analisa. Lina Mascarenas of Kumbal, Stella Valley. Jeb Spanish, good day, sir. Watching from Taiwan. Olive Herrera, magandang umaga, watching from Muscat, Oman. Hi, thank you, Olive Herrera. Si Quarantine Cats, sir, salamat nga po pala sa mga ideas. Thank you din, Quarantine Cats, Olive Herrera, yan. Rocky Sabangan, boss, hopefully by next year ako start. Yes, mag-start na tayo. Actually guys, anytime is the right time to start a business. But, as I said, time is your partner in business. So, the better, the earlier is the better. Kasi, hindi naman yan, ano guys, anyway, marami din tayong mga dahilan, kaya matagalan tayo pag-start. But, as soon as you have already the time, do not hesitate to start a business, because para sa inyo yan. Hindi naman yan para sa iba. Kasi yung yun nga, yung oras ang ating kaagapay palagi sa negosyo. Yun nga, kahit ikaw na ngayon minsan mag-iisip ka, baka sabihin mo, oo nga eh, kung sana napagsimulan ko pa yung business na yun, 1 year ago, 2 years ago, baka nga ngayon, mayroon akong maraming success stories, di ba? So, ganun yun guys. Ganun din ako nagpaplano. Minsan nga, pagkausap ko yung tao about sa negosyo, mag-ano kayo guys, mag-forecast kayo, magpaplano kayo, you have to sit down with that person na, imbawa, kapartner mo, asawa mo, sino yung kausap mo sa negosyo, na ito yung gawin natin. Right now, we are here sa itong lugar na ito na wala tayong binta pa. Wala pa tayong kita. So, remember this day. What day is today? Is November 21. So, at nag-start ka, then 3 months from now guys, you have to look back again. Ano yung napag-usapan natin last November 21, at today is this February 21. Where are we now today? So, makita nyo guys, palagi nyo i-review nyo yung mga plano nyo. Saan na ba tayo ngayon? May 2 outlet na tayo, mayroon na tayong nagawa. So, yun, makita nyo na nga. So, dahil pinagsimulan mo, mayroon na kayong makikitang progress sa inyong negosyo. So, another 6 months later, mag-isip na kayo, guys, ituloy yung usapan natin, no? 6 months ago. Ngayon, ito yung target natin, nagkatotoo na. 'Di ba? So kung hindi niyo pinagsimulan, wala kayong tititingnan, wala kayong mapag-usapan. So anytime is a right time to start
a business. Pero i-consider nyo rin guys na hindi naman tayo pwede magnegosyo kung wala tayong puhunan, di ba? So, yun din ang isang mga, ano natin, isang mga ipa-consider. Dahil huwag ka rin magnegosyo kung talagang kukulangin ka. Baka masayang din yung pinagsisimulan mong pera na ini-invest mo tapos nag-alanganin ka pa. Kukunti nga lang tapos nag-alanganin ka pa mismo. Baka di matuloy yung negosyo mo tapos nakapag-start ka na ng invest. So, halimbawa lang, mayroon ka gusto mo talaga magkaroon ng lechonan. Tapos, kinukompute natin, yung negosyo ay halimbawa, magkaano tayo, nangangailangan tayo ng mga about 70 to 100,000 lang sa, just to start the business. And then, nag-alanganin ka, mayroon kang 70,000 or 50,000, bumili ka ng griller. Tapos, you have no continuous plan ba? Nung bumili ka ng griller, biglang nagbago yung isip mo. Sabi mo, mamaya na lang. Tapos, parang na ano ka, parang wala ka sa, biglang nawala yung gana mo sa negosyo. So yun, nakinig ka sa mga negative na mga ano, negative na mga thinkings ng iba. Ganyan, ganyan. Huwag kayo maniwala guys sa mga negative na tao. Hindi yan sila ang nagbibigay sa inyo ng kita. Ikaw, maniwala ka sa sarili mo guys. Huwag ka maniwala sa mga negative na mga tao. Tsaka minsan tinatalo talaga kayo guys sa sarili nyong mga pag-iisip. Ikwento ko lang sa inyo guys, mayroon dati kasi mayroon ako natutunan na tayo pala guys, when we grow, mayroon tayong nung tayo isinilang, mayroon tayong kakambal. Palagi nandito yan sa tabi natin. Sino yan? Kilala nyo ba yan? Pagtitingin kayo sa salamin, hindi nyo yan makikita. Pero palagi kang dinidiktahan yan. Maniwala kayo, mayroon yan. Pero at the time na kayo ay magiging mature na, kailangan nyo nang mag-desisyon. Kailangan nyo nang huwag magpapadala sa sa twin nyo, na nasa likod nyo palagi. Sino ba yung twin na yan, guys? Most of the time, si twin na yan ay lagi kang dinidiin yan. Kasi pag every time may plano ka, wala namang sa'yo, walang nagsasabi sa inyo nga huwag mong gawin yan. Bakit palagi kang bigla kang nagbago yung isip mo? Bigla kang nag-decline sa mga plano mo? Wala namang nagsasabi sa inyo nga huwag mong gawin yan. Walang tao na nagsabi sa inyo nga huwag mong gawin yan. Pero deep in your heart, in your mind, something nagbabago na. Bigla kang nawalan ng gana sa mga plano mo. Sino ba yun? Yan ang sinasabi ko na yung kaluha mo or yung twin mo na kasabay mo nung isinilang ka. Hanggang ikaw ay umabot ka na ng 21, siya ay bata pa rin. Remember guys ha? Nung isinilang kayo, kasabay mo siya. Palagi nasa tabi mo, nasa gilid mo. Siya yung laging nadidikta tayo, pupunta tayo doon, umasyal tayo, siya palaging kasama mo. Every time kayo magkasundo, dahil ang nasa isip niya noon, kasi ay bata pa siya. Nung bata pa tayo kasi kahit saan tayo makarating, yung hindi, wala pa tayong constant na pag-iisip about life. Parang wala pa talaga tayong, kumaga, lakwatsa pa tayo, so hindi pa tayo, naging independent pa tayo noon. So, at the time, we are at the age 21, pagkatapos mo ng college, that's the real life start. So, pag ganun, mabot ka ng ganyan, mayroon ka mga plano sa buhay, minsan, ay di matutuloy. Di matutuloy, guys, dahil sa, dahil sa twin na yan na nasa tabi mo. Kaya, at the age of 21, kalimutan mo na siya, guys, huwag ka nang makinig sa kanya. Dahil hihiwalay mo na siya, dahil matured ka na, you are old enough to stand your own. Hindi ka na pwede magpapadala sa kanya. Sino ba siya? Siya yung konsensya mo na lagi nagsasabing, huwag yan, matatalo ka niyan. Huwag niyan, malulugi ka niyan. Siya yun. Narinig mo ba siya? Hindi. Pero, nandyan sa utak mo nagsasabi palagi, huwag yan. Parang tinatakot ka. At kung makikinig ka dyan, guys, tatalunin ka talaga niya. Dahil kambal mo yan eh.
Pero ikaw ay nagmamature na, nakatapos ka ng pag-aaral. Eh, siya hindi eh. Nandito lang sa pirmay sa katabi, hindi siya nag-aaral. Ang gusto niya lang lagi niya, lagi kayong mamasaya, kahit saan papunta, kasama siya. Pero pag plano mo na about sa buhay na ganito, magplano ka ng mga negosyo, magplano ka ng mga magagandang plano sa buhay, ito palagi siya ang dinidiktahan ka. Huwag yan, di mo kaya yan. Huwag yan, malulugi ka niyan. Ayan guys, yan si Miss Negative, si Mr. Negative. Alisin mo na siya. Huwag ka nang padadala sa kanya. Dahil pag magpapadala ka sa kanya, hanggang 60 years old ka, magpadala ka sa kanya, walang mangyayari sa inyo. Kaya starting ngayon, si Mr. Negative, Miss Niga dyan sa tabi mo, ang kakambal mo, iwanan mo na siya guys. Kalimutan mo na siya. Tapos na yung magagandang araw niya. Hindi na pwede kayong hindi na kayo pwedeng sasama sa kanya. Dahil it's about time to start your own life. Tapos na tayo doon. Ang doll, idol, ang sarap ng solusyon mo. Okay guys, so yun lang ang ano ko guys, pa happy hour sa inyo. Simple ano lang guys, simple na ano lang yun, kumbaga ibig sabihin, huwag padala sa mga negative persons, negative thoughts, negative thinking. Yung sinasabi kong mga ano, si Miss Niga and Mr. Niga sa katabi mo, yung kakambal mo, actually is you are thinking of negative. So, alisin na natin guys, dahil hindi tayo asin so kung magiging negative tayo. Sa mga plano mo, laging positive. Minsan nga eh, kung may kausap kang negative, huwag kang padadala. Dahil, iyan nga, may sarili din siyang plano sa buhay niya. Ikaw, may sarili ka rin plano. So, may kanya-kanya talaga tayong sariling plano sa buhay. So, yung ano natin, kakampi, yung wife natin, yung husband natin, sila yung mga, ano natin, sila yung mga kaagapay natin. Minsan nga eh, kakontra mo pa dahil negative. So, palaging ano lang yun, pag-usapan. Kasi mayroon kang partner eh. So, just, ano lang, look ahead. Palagi ka lang, palagi mo lang, ano, titingnan yung nasa unahan mo na, aabutin mo yun. At the right time. So, yan, sa negosyo guys, hindi pwedeng mag-negata. Mag-negative ta. Talo tayo dyan. Yung iba nga, mayroon, ang daming karanasan sa negosyo eh. Ang dami ng karanasan sa iba sa negosyo, nalulugi lang kaisang beses, ayaw na. Diba? Isang beses lang nalulugi, ayaw na. Ayaw na mag-negosyo. So, pinipili na nilang nila, manahimik, magiging empleyado, nangangarap, pero nangangarap pa rin palagi na sana nga eh, magkaroon na ako ng sariling negosyo. Gusto ko sanang walang amo. Gusto ko sanang ako yung boss. Pero takot ka na eh. Umatras ka na sa laban eh. Nagpatalo ka sa isang bisis na talo. Ganyan talaga ang buhay guys. Palagi tayong matatalo. At the end, bottom line guys, talo pa rin tayo. Iiwanan din naman lahat natin tayo. Iiwanan natin lahat ito. Pero, as long as we are alive, laban lang guys. Wala tayong magawa nito. Palagi lang tayong lalaban para hindi tayo matatalo. Ganun lang naman eh. Laban palagi. Huwag tayong susuko sa isang ano lang, sa isang mga, isang business lang tayo na lugi. Umayaw ka na. Sa totoo lang guys, ako, ilang business na rin ako nalulugi, hindi nyo alam. Dami na rin akong perang nawawala. Naging na tawag nito yung wastage money dahil sa pautang, dahil nga sa negosyo eh. Pero imagine guys, yung mga perang na yun na nawawala sa akin ay hindi rin yun aabot sa akin. Hindi yun aakyat sa akin kung wala akong negosyo. Nalulugi man ako, pero yung lugi na yun sobra pa rin sa kinikita ko. I-compare mo doon sa nagtatrabaho ka lang. So, ganyan ang negosyo. Malulugi ka man, but totally you are not lugi dahil nandyan ka pa rin na bumabangon ka pa rin. So, minsan, yung mga negosyo natin, papasukan, yung papasukin natin yung negosyo, isipin nyo rin na mayroon kayong palaging reservation about sa financial. So,
maglimit-limit naman kayo minsan. Hindi naman yung do not put your money, yung sinasabi nila. Do not put your money in one basket. 'Di ba? Kuha niyo guys. So, ganun lang ibig sabihin, simple lang naman sa yung pera mong pinagkukunan sa kita mo. You have to use it wisely. So as I said, yung the rule of 72, yung the power of compounding interest, yung pabilisin natin ang pera natin, kasabay natin sa pag ano, kasabay natin tayong babangon. Yung pera na kinikita guys, papatrabuhuin mo yon. Not necessarily na i-invest mo yan. I-invest mo yan saan, na mga financial institutions. Ang isa talaga sa pinakamadali guys, pinakamadali na pabilisin ang iyong perang umiikot ay negosyo. So, ano bang negosyo ang alam mo? Ano bang negosyo ang nandyan na ngayon na passion mo, kaya mong gawin? Ano bang negosyo na niyan ngayon? Yun ang i-invest, doon ka mag-invest guys. Kung pera na yan, ilagay mo lang doon sa bangko, walang mayayari yan. So you have to invest another 10 lang. Balik tayo sa negosyo natin, lechon manok. Sa isang outlet, dalawang outlet, kumita ka ng ganito. Isang outlet, a month, meron kang 30,000 a month. Net lang, pag-isipan, pag ano natin guys, net ka lang ng 30,000 a month. Kumikita ka niya, net ha, net na yan guys. What is 30,000 a month is 1,000 a day. So compared mo yan dito sa atin, magtatrabaho ka, that will be a salary of a manager, supervisor, dito sa atin sa Pinas. Now, if you have two outlets, that's already 60,000. Diba? So may extra money ka pa dyan. Pinapatulog mo lang. Na, aside from extra money, mayroon ka rin mga emergency fund. Hindi naman lahat anuhin mo. So may extra money ka na naman, ano pa magagawin mo dyan? Iipunin mo lang ba? So, you earn for that two outlets na 30,000 a month each outlet, why you don't have not to make another outlets? Ito na guys, ito na yung makina na sinasabi ko sa inyo. Nandiyan na yung negosyo na nagpaangat sa'yo, kumikita kayo. So ang gagawin nyo guys, patakbuhin nyo ng patakbuhin habang iyan ay umiikot pa. So sa negosyo na yan, kung nakita nyo kumikita yan, bakit hindi nyo mag-ituloy-tuloy ang invest? Mag-invest ka pa na mag-invest, kasi yan ang pera mo dyan ay nagko-compound pa rin. Imagine guys ha, sample. Numbers never lie. Kaya itong palagi kong ginagawang example guys eh. Kasi pag mag-compute ka ng numero guys, yung numero ay never lies, it will never lie, tawag nito, hindi yan mag, sa Tagalog, hindi yan nag, ano ba yan sa Tagalog, hindi nag, never lies, kumbaga hindi siya nagsisinungaling. Di ba? So, pa-compute mo yan kung cellphone o sa calculator, compute mo yan, talagang yan, kung yan ang sagot, talagang totoo yan. So, it will never lies. For example lang guys, of 100,000 na capital mo sa isang negosyo. Imagine ha, 100,000 ang capital mo. At then, for about 3 months, so, kasi pag magsimula kayo ng business guys, hindi naman kaagad kumikita eh. Just give a 3 months to 6 months. Sample lang, up 3 months, kumikita ka na ng 30,000 net a month. Tapos yung capital mo is only 100,000. Where can you find a business? Where can you find financial institutions na maglagay ka ng 100,000 doon after 1 month, after 4 months lang. Sige, first mo sa una mo kasing ano sa negosyo eh, after 4 months kumita ka ng 30,000 a month net. So let's give up the first 3 months dahil capital mo yun eh. So wala kang kita doon or tabla ka lang. So after 3 months, the 4th month kumita ka ng net 30,000 a month. So 30,000 a month over 100, that is already 30% or 30% of your capital na 100,000. Napakalaki yan guys, 30% in a month times 12. So ang 100,000 mo guys, puhunan, pag may 30,000 a month nito,
times 6 months. Ano, 8 months dahil lugi ka sa first 3 months. Sa remaining 8 months, kumita ka ng 30,000 a month. That is 30 times 8 is 240,000 in a year. Pero puhunan mo guys is only 100,000. Anong negosyo yan? Anong financial instruments yan nagbibigay sa inyo yan? Wala, di ba? Iyan lang negosyo mo ngayon ang nagbigay sa inyo. So bakit ka pa mag-invest doon sa mga financial ano na kunti lang kita? Ito 240 over yun, dito tayo mag-ano guys sa rule of 72, yung 72 divided by any interest. So 200, what is 30 over 30, so 240 over 72, almost 2 months yata guys eh. You have to invest that money in that interest rate every, yung money mo, kumbaga, yung, imagine no? So yung 100,000 mo in 8 months time naging 240. So it doubles, it triples in every 3 months. Eh kung kita mo dun guys, i-invest mo rin. After 3 months na meron ka ng another 90,000, i-invest mo na rin, kita mo another outlet, another outlet. So that is a compounding interest, compounding of money. So yung kita mo, ini-invest mo, kumikita na rin yung ini-invest mo, kumikita na rin yung invest mo. Ang bilis tumakbo, ang bilis lumaki yung ini-invest mong pera. So ganun guys, ganun nakuha nyo. Hindi lang kayo mag- kung mag-negosyo tayo guys, do not just look at your, dito lang kayo, just always think out of the box. Paano ko kaya ito palakihin? Hanggang dito lang ba ako? Diba? Remember that business. Remember guys, you are in business. Huwag lang kayo mag-isip na kung tito na ako nito, mayroon na akong lechona na apat na griller, apat na tuhugan, apat na skewers, baba, taas, limang skewers, tapos okay na ako nito. Actually, depende yan sa ano nyo, depende sa satisfaction nyo. Pero kung gusto nyo talagang kumita, pumasok nung kasi negosyo, lalo na sa ating mga kapatid na OFW, alam ko kayong mga OFW guys ay surely naghahanap kayo ng bigger salaries, bigger income. Kaya nga tayo umalis eh, kaya nga tayo lumabas ng bansa eh, dahil kulang na kulang yung kinikita natin dito. So when you go into business, lalo na sa mga OFW, pag umuwi kayo sa Pinas, pag-iisipan nyo guys, kumaga mag-iisip na kayo as businessman. Huwag lang kayo mag-iisip ng maliit. Kahit na malaki yung isip lang minsan guys, okay lang yun. Basta nag-iisip kayo kung paano lalaki ang negosyo nyo. Kaysa wala, kaysa andyan lang kayo, okay na ako nito. Wala guys. Hanggang dyan ka na talaga. Kung gusto mo talaga, gustuhin mo isang bagay guys, mangyayari yan. Kakayanin mo yan. Dahil nga ginugusto mo. Iyan nga paglabas sa ibang bansa eh. Iniwan mo nga mga mahal pamilya mo, anak, mga asawa, mga parye, mga lulot lula, mama, papa, dadit, mami. Iniwan mo dahil nga sa isang kagustuhan mo na matupad ang inyong mga pangarap. Ginusto mo nga yan eh. So, kasi nandun sa labas yung magbibigay sa inyo ng magbibigay sa inyo ng katuparan ng inyong mga pangarap sa buhay. So ngayon nandiyan na kayo, tapos mayroon kayong kitang kunting, mayroon na kayong naipon. So you have to work for that ipon, kasi pag yung ipon na yan, walang mangyayari yan. Tapos padala mo lang dito, walang mangyayari, mauubos din yan. The right time, aabot tayo ng 60 years old, saan mo pa hahanapin yan guys? Always remember that, saan pa natin hahanapin yan pag-abot natin ng 60 years old kung hindi mo yan mailagay sa tamang lalagyan. Mauubos din yan. Kahit sa bangko mo ilagay yan guys, palagay natin, you have to work until 60. At yan lang yung money, yan lang pera mo. Talaga namang gagasto ka pa rin eh. Pag nandyan sa bangko yan, ilagay mo doon sa, ipauwi mo sa Pinas, ibabangko mo doon sa atin, mauubos pa rin yan. Kasi
yung mga taong nandun na iiwan mo sa bansa natin ay gumagasto eh. Hindi sila, hindi mo sila binigyan ng motor selection. Hindi mo sila binigyan. Guys, dito si Kim Galolo, guys. Sino daw gustong bibili ng ano, yung meat injector? Mayroon naman siyang available ngayon. 500 per set. So kung mag-order kayo sa kanya, mag-order kayo, guys, visit Kim Galolo. 'Yon ang channel niya, guys. Pwede kayong doon mag-order niya. Kim Galolo yung messenger niya. Doon kayo mag-order ng meat injector, guys. Okay? So, yun. Ito, guys, oh, maraming dumating na mga meat injector sa kanya. So, set ito, guys. Dalawang stainless needle. Iba tong needle na, guys. Hindi ito katulad ng mga needles na mabibili nyo sa mga agribit. Malaki ito siya, guys. Talagang meat injector ito. Tapos, ito, ang ito, yung sirens. Isa nito at saka dalawang ano, isang dalawang stainless needle. Ito yung sideline ng doktor ko nga na, guys. Ito yung ano ko, bitmed na panganay ko. Mukhang motor. Ano ito sa loob? Huwag mo palit. Palit mo. So guys, yun na nga. Ah. So remember my ano, guys, yung mga paalaala lang. Kasi talagang namang totoo. Siguro naman masasabi yung totoo yung sinasabi ko. Kahit kayo naman ngayon mag-iisip niyan, talagang totoo yung sinasabi ko, guys. Just remember my advices. Kahit ako din naman eh, hindi ko naman sinasabi na I am already financially stable, but still I'm working for my older age. Nag-iisip, at least nag-iisip tayo. Nag-iisip din kayo. Sinishare ko lang yung nasa isip ko, guys, kasi baka naman yung sa inyo yung iba diyan ay di nag-iisip. Di ba? So, sinishare ko lang sa inyo dahil ako yung nakakausap nyo dito. At least naman lang, ako ay umabot ng 60 years old. Kung hindi ko yan makaya, at least masasabi ko sa sarili na noon pa, kinakaya ko na talaga. So, umabot yung time na hindi ko talaga kaya dahil, di ba? So, imposible naman. Nag-iisip ka, kumakayat ka, bakit hindi naman makuha. So, there's always no place for yung mga umatras sa laban, guys. Kaya laban lang tayo. Tayo mga FW, laban lang tayo. Okay, so balik tayo, guys. When is the right time to start a business? Mag-start na kayo ngayon. So balikan natin yung lechon manok. Yung lechon manok, guys, this is the right time. Kasi you know, lechon manok is always be in the table of Filipino people. Lalo na pag motor? Lalo na, guys, pag ganito mga seasons, Pasko, New Year, palaging nandyan yung lechon manok sa misa ng bawat Pilipino. So party there, graming party. So lechon manok yung palaging nabibili. At kahit walang party, guys, ang lechon manok ay nagiging dish or nagiging ano, ulam na ng bawat Pilipino sa hapunan. Halos lahat ng mga Pinoy ang inuulam na sa hapunan ay lechon manok. So why don't you have your own lechon manok stand in your area? Diba? So you have to start, guys. This is the right time to start a business of lechon manok, lechon baboy, lechon belly. This is the right time. But if you have not enough, wala pa kayong enough na capital, then mag-aaral mo kayo. 2-5. Kung wala pa kayong ano, guys, wala pa kayong ano. So as I said, when you go into business, you have to study first. Alamin niyo yung negosyo, huwag niyo kang basta-basta papasok. Mayroon tayong mga video tutorial diyan, like me, Food Daddy TV. Mayroon tayo diyan tutorials about lechon manok, lechon belly, lechon baboy na rin soon. So panonorin yung mga video ko, guys. Lahat naman ay halos ay binigay ko na dyan, at talagang tinuturo ko dyan sa inyo, guys, para livelihood sa mga kapatid natin mga Pilipino. Tulong na rin to, guys, sa inyo. Sana naman ay makadarating yung panahon ay inyo akong matatandaan sa inyo mga negosyong nagiging negosyo nyo na nyo. So meron din akong negosyong sinishare. So kung gusto nyong
gusto niyo makausap si Food Daddy, gusto niyo tumutulong si Food Daddy sa business niyo, I am here. Just give me a call, give me a text sa messenger ko, tawag lang kayo. Matutulungan ko kayo. Gusto kayo makipag-partner sa business ko, mayroon tayo i-offer. Okay? So, ganun guys. Always in the business is anytime is the right time. Ganun din guys. Mayroon din akong karanasan about mag-start ka ng business ng ano, ng katulad dito pag papunta ng Pasko guys. Ito ay sales, ano talaga, talagang malakas ang binta. So, experience mo pag ganitong mga panahon, mag-start ka ng negosyo, it will be a good experience dahil kikita ka talaga, guys. Dami mong binta, siyempre, daming kita. Ganda na experiences. But, if you have to start a business like after a month of, kasi yung January, guys, malakas pa rin eh. Ang mga land months ng negosyong ito, guys, ay yung June, July, May, yung mga after classes. Yun ang mga lean months nito. Pero, ang advantage guys sa mga lean months na business, a lean months na negosyo yung i-open mo ay sanay ka na. Sanay ka na sa mahina ang binta, pero nakasurvive ka pa rin. So, kumbaga, cycle ang, remember guys ha, ang business ay cycle guys. Kung hindi ka kaabot na isang 1 year, hindi mo yan mababasa na ganito pala yung negosyo. Kung aabot ka ng 1 year sa negosyo, guys, at least matatag ka na. Yan ang tatandaan nyo. Kung 6 months pa lang ay umayaw ka na, hindi mo maabutan yung panahon na yung positive side sa negosyo mo. Dahil parang gulong din, guys, ang negosyo. May ups and downs, mayroon ding mga panahon na kumikita ka, mayroon din ang panahon na may lulugod ka. Minsan, tabla nga eh. So, ganon ang negosyo. Huwag kayong aasa na puro na lang kayo kita sa negosyo. Hindi, ganon guys ang negosyo. Mayroon talagang panahon na malulugi tayo. Pero paghandaan mo yan. Paghandaan mo yung mga panahon na yan. Tsaka, like I said, yung pag mag-start ka ng negosyo na nasa lean months ka, tapos nakasurvive ka guys, yan ang magandang experience mo na pwede mong ipagmalaki dahil after 1 year, nakasurvive ko na for the lean months, sabihin mo, okay, ayos na negosyo na ito. Kayang-kaya ko na negosyo na ito. Dahil nakasurvive ka nga sa panahon ng, ano guys, yung mga lean months. Yung mga lean months, guys, kumaga mahina ang binta. Minsan may time ng tabla ka lang, minsan may lugi. Everyday yan, guys, eh. Everyday kasi mayroon kang kumikita ka, the next day mayroon tabla. At mamalasin minsan kung talagang matumal ang binta, mayroon din ganyan. Hindi naman lahat, guys, panahon ay kumikita ka. Kahit sino naman sa negosyo, ganun talaga. So, be prepared for that time. Pero always remember, nandyan ka, ikaw yung nag-manage, you always have to think out of the box kung paano ka kukita ng kikita sa negosyo. So, wala namang negosyo, guys, na tumatagal kung lugi ka eh. So, kukumputin mo rin, na lugi ka, bakit matuloy ka pa? So, you have to think, ano bang problema? Bakit nalugi ako nito? Ano bang dahilan? Siguro sa pwesto? Siguro sa timpla ko? Ano ba? Sa serbisyo ko? Ganon guys, huwag kayong aasa sa porket tumatakbo na yung negosyo mo. Naging kumpiyansa ka na okay lang kayo kahit hindi naman binibisita yung outlet mo. Ganon. Palaging hands-on guys. Laging hands-on para di ka mabulaga. Gila, taka ka lang, nalugi ako. Eh, paano ka hindi malugi? Hindi ka nga pupunta sa outlet mo eh. Panay mo lang pasyal eh. Punta ka sa outlet, doon ka lang, bigla ka lang magano doon sa outlet mo. Pagalitan mo yung mga tao, hindi mo alam yung operations. Diba guys, dapat hands-on ka, alam mo palagi yung negosyo. Everyday nakatuto ka. Dahil hindi ikaw ang ano guys, hindi ka empleyado niyan eh. Ikaw ang may-ari. You have to know all the anong mga nangyayari sa negosyo mo everyday. Kung totoo ka palagi guys, possible namang malulugi kayo. Okay. Yan guys, so sana may natutunan kayo sa atong sa ating kukunting
discussion. Basta muna tayo guys, another topic kung may abot pa tayo ng isang oras. Mag-suggest kayo yung ano yung gustong topic. Magtatanong kayo dyan, kasi babasahin ko yung matanong nyo ngayon, okay? So magbasa muna tayo guys. Si, ano? Reggie Bibeta, boss, taga Guadalupe ko, gusto ko mo try sa imong timpla na sauce kay mag-open ko manok lechon. Kung saan, pag-contact na mo. Hi, Reggie Bibeta. Sige, take note sa number ko. Ibigay ko to on air. 0945-497-7727. Again, 0945-497-7727. Good evening, guys. Hi, Bidabs. 5-6 Idol. Hehe. Ano ibig sabihin ni Bidabs? 5-6 Idol. Idol, ang sarap ng solusyon mo. Yun, guys. Si Bidabs, guys, ay bumili sa akin ng dalawang griller, guys. Dalawa ba yun sa Bidabs? At saka nagpadala ng tatlong galon na injectable marinade natin, guys. At ito yung sabi niya. Idol, napakasarap ng solusyon mo. Nako. Nakakataba ng puso, guys. Si Bidabs. 5-6 Idol. Hehe. Sir, good day. Pwede ba try lang sa mapalit ko sa imuha marinade sauce before ko mag-business? Of course, in all things, guys, before you start your business, you have to try first, you have to study first, you have to confirm first na ito talaga ay masarap at ito talaga ay napaka-efektibo. So, yun, may in-announce ko na yung number ko. Tawagan nyo ako or text nyo ako. Huwag muna ngayon kasi live pa tayo. I-text nyo ako dyan, guys. So, sinong gusto yung titikim? Dahil nandiyan na, nabasa nyo yung si Bidabs. Yun, magpatutuo yun. Susuntukin ko yun pag nag-ano, nabubula lang yun. Bidabs. Bidabs, ha? Salamat, Bidabs, sa magandang comment. Totoo naman yun, guys. Dami naman nila nagsasabi na masarap ang ating timpla. Si Angel Has Padicio. Sir, good day. Pwede ba try lang sa mupalit ko muna yung marinade sauce? Yes, Angel, you can try. Idol, magkano po ang kilo ng manok dyan? Dito ang mahal na. Dito ngayon, guys, is 115 per kilo sa Cebu. Ang dressed chicken is 115 na. Umakyat na from 105, 110. Then, ngayon is 115 na. Bidabs, Idol, ang sarap ng solusyon. AG Vargas, ano ang gagawin kasi yung tayuan ko ng lechuna ng manok kurin marin ng kakupitinsya ko. Okay lang ba yan? May kupitinsya na. That's the best position, AJ Vargas. Ano ang gagawin kasi yung tayuan ko ng litsunan ng manok ko na rin ng kupitinsya? Okay lang ba? Okay lang. Okay lang yan, AJ Vargas. Maging ano ka, maging matatag ka. Huwag kang matatakot sa mga kakupitinsya mo. Basta masarap yung manok mo. Bakit ka matatakot? Gawin mo, kayahin mo yan, kaya mo yan, AG Vargas. Jebs Spanish, hi Sir Jebs. Sir, hintay ko po yung reply nyo kung saan pwede send yung bayad sa panimpla. Mamaya na, Jebs Spanish, ha. Saan ka ba, Jebs? Farming is a ride. Good day, sir. Thank you, farming is a ride. Paano magiging juicy ang lechon manok, guys? Yun. Meron akong vlog yan. Titingnan nyo, guys, kung paano magiging juicy ang ating lechon manok. Aristotle Bernardo. Hello, sir. Watching from Alain, UAE. Hope to meet you after my contract planning to establish indoor lechon manok using your solution. God bless. Maraming salamat, Aristotle Bernardo. Matagal ko na rin itong ano, guys, subscriber si Aristotle. Ano ko na pa, ang tandaan ko ang pangalan niya. Si Rocky Sabangan. Ask ko lang, boss, yung mga lechon nyo po ba, sir? Binabrine nyo po or ini-inject nyo agad? Hi, Rocky. Hindi na ako nagbabrine, Rocky. Ini-inject ko na kagad, Rocky. Masarap na yung manok natin. No need to have a brine. Yung binabrine kasi, alam ko sa ano yan eh, mga technology sa labas. Binabrine nila. Normally, guys, ang isang meat pag binabrine ay for ano yan eh. Yung ginagawang ham, yung ginagawang to ano lang yan, guys. Pero actually, hindi siya dagdag taste. Kung mayroon kang sariling timpla, diretso mo na yan.
quarantine cuts. Sir, salamat nga pala sa mga ideas. Thank you din, quarantine cuts. Magandang umaga, watching from Muscat, Oman. Hi, Olive Herrera. Rocky Sabangan, boss, hopefully next year ako start. Yes, welcome, Rocky. Good day, sir, watching from Taiwan, Jeb Spanish, and then Analisa Linang Mascareñas. Hi, shout out to you, Analisa from Compostela Valley. Then Sir Rodrigo William. Good day, sir, watching from Tacloban City. Hi, Rodrigo, mag-start ka na. Huwag ka na mag-alanganin, Rodrigo. Anthony Alvaro, nakausap ko po si Mr. Farinias. Batangas, start ko po January. Okay, so Anthony, so tayo sa baba ulit, guys. Si Reggie Bibeta. Okay, sir, salamat dito sa Taiwan, sir. Ako na lang magsusend sa inyo ng mabayad. Reggie Bidabs, boss. Asa ta kapalit ang tag 115 high taga Guadalupe. Na-address sa Consolacion akong supplier J. Bibitar. Taga Consolacion. You can call me. Pwede ka tagaan ako sa number. Okay, sir. Salamat, Bidabs. Dito, Idol. 130. Oh, napakamahal yan, Idol. Bidabs, hanap ka ng paraan. Mahal naman yan. Saan kang bibili? Baka tig 500 grams na lang ang bilhin ko, Idol. Hindi. Hanapin mo yung pinakasource, Bidabs. Huwag kang mabili sa mga supermarket. Mabili kayo doon sa mga dealer, distributors. Yung nagvavan. Punta kayo doon sa, ano, maaga kayong pupunta sa mga palingki. Huwag kayo bibili sa palingki. Doon kayo sa nag-deliver sa palingki. Yun ang mga dealer or distributor. So, doon kayo bibili sa kanila. Kausapin nyo kung paano kayo makapag-discount, paano kayo makakuha ng magandang presyo na katulad na binibigay ng presyo sa palingki. Ganun yan, guys. Ganun yan. Ganun yan pagkuha ng mga supplies. Imgon, paano po ako makakuha ng po ng DIY griller skewers po ninyo na malaki? DIY, alam nyo po, Imgon, hindi naman basta-basta ginagawa. Pag makita mo lang dyan sa vlog ko, ganun na. So, DIY na rin. So, kayo nang bahala kung paano nyo gagawin yan. Unta makahabol, tas target na December, sir, on process pa ang mga papital. No problem, Ma'am Analisa Linaw, you have your time. Take your time. You can start as soon as possible or you can start anytime. Depende sa inyo yan. Paano ako makakuha ng DIY? Mayroong DIY marami dyan sa Imgon. Dyan sa YouTube. Yung sa akin din naman ay proven naman yun. Maganda, portable. Kung makita mo yan sa mga vlogs ko, anuhin mo na. Pwede naman ma-estimate mo yan eh. Kasi yung mayroon akong DIY dyan, ginagaya din naman nila. Kuha naman nila eh. Kaso lang may kakaibahan. Hindi talaga perfect na makuha mo yun. Kasi yung mga mechanism ay kakaiba. Yung sa atin talaga ay proven na yan. Matagal ko na yan ginagamit. 5 years na yung mga motor na yan. Kahit maliit yan, guys, yan ay heavy duty. Talagang yan, talagang lumalaban yan. Si Imgon, good day po, aspiring entrepreneur po ako at I learned a lot today po sa talk po ninyo. So, salamat po, taga Quezon City po ako, hindi po ako alam kung paano ako magsimula. You can talk to me, Imgon. You can call me at Messenger. Pag may time ako lang ha, yung number ko kanina i-announce ko, you can call me also. Huwag mo lang ngayon kasi busy pa tayo, guys, it's Sunday. Mamaya, pahinga muna tayo after our live. Analisa, unta makahabol, Reggie. Thanks, boss. Please ko balik sa cell number nimo. Sige, ulit ha. Ulitin ko yung cell number ko, guys. 0945-497-7727. Again, 0945-497-7727. Nakita ko po sa vlog po ninyo, baka lang po meron po kayo dito sa Quezon City na kilala po na gumagawa. Imgon, yung ano natin, yung griller natin ay available dyan sa Batangas. Batangas, Baliti, Batangas. At i-deliver natin yan. Within Metro Manila, i-deliver natin. Dun sa bandang Pangasinan, matawag nito, sa
Dagupan, Pangasinan, si Norman Sareno. Hi, shout out sa iyo, Norman. Ang partner kong mabait diyan sa Northern Luzon. At kay Sir Randy Parinas, sir, nanonood ka ba ngayon? Mukhang busy si Randy Parinas, guys, dahil ang daming order niyang griller. And then he's going to open also his outlet malapit na diyan sa Malabanan, Baliti, Batangas. Mukhang ang palagi na pupuspon niya, guys, yung outlet sa pag-open niya dahil ang daming order ng griller. Sir, i-open mo yan, sir. Sabi niya, by 18, ngayon, ano na ang araw na yon? 21, so baka naman 28 November. Mukhang magpapasko si Sir Randy sa ano eh, sa griller niya. Sir Randy, salamat sa'yo, sir. At si ano, guys, mayroon akong bagong kaibigan diyan sa ano, sa Sorsogon, sa Albay, kay si Sir Willibet. Hi, Sir Willibet. Shout out sa iyo. Mabait kong bagong kaibigan Jace diyan sa Sorsogon. Nagawa din siya ng litsuna. Ang ganda ng pwesto niya, guys, taharapan ng palingki. Sana matuloy na 'yon, Sir Willibet Serrano ng Sorsogon. Analisa Linaw, sir, ikaw ba mo provide mo sa motor like pareha sa amo ang layo kami na ba mangita diri. Kamo na lang less una mo available di ang kwan motor, pwede na, you can use that. But pag wala, tutulungan ko kayo paano? Bibili tayo dito sa Cebu. Papadala ko sa inyo. Pero I think marami naman siguro diyang surplus lang. Kung wala, PM lang kayo sa akin, tayo bibili. Mayroon naman akong tulad kay Sir Marlon Biray. Sir Marlon, shout out sa iyo. Nagpabili sa akin dito sa Cebu dahil wala talaga siyang mahanap doon sa Cavite yata si Sir Marlon, saan ba yun? Cavite, Batanga, Cavite, saan ba yun? Basta nagpabili sa akin si Sir Marlon dito eh. Saka si Sir Ramel Vergara, sir, kumusta na po? Si Analisa Mascarenas, Lina Mascarenas, guys, ay isa ring aspiring entrepreneurs. Balak na rin niya magtayo ng lechonan, guys. Nakatikim na rin siya sa ating lechon manok. Masarap daw. At saka siya yung nagluluto, ha. Pinadalhan ko lang siya, guys, ng timpla natin. Tapos ina-apply niya. Siya yung nag-i-enjoy kasi pinadalhan ko na rin yung bibinta sa anak ko, yung sirens. At saka yung isang set na meat injector, yung 500 ba, guys. Pinapadalhan ko na rin. Kasi yung nag-order sa akin ng sample, pinasama ko na rin yung injecting meat injector worth 500. Isang set. So, para tuloy-tuloy yung ano nila. Yung timpla, padala ko, tsaka yung meat injector. So, that's 1,000 in all. Para sila makapagsimula. Matuloy-tuloy yung ano. Tama yung ginagamit nila na meat injector. Okay, coach. Keep on touch na lang sa mga plano. Yan, tuloy-tuloy. Ituloy mo yan. Ma'am Analisa. So, si... Again, shout out sa aking magandang kapatid dyan sa Marolas, Valenzuela. Cherry Galolo Alfiscar, manang magandang hapon po sa iyo at kay Kuya Danny. Sa aking bayaw. Sir, ikaw, Analisa. Okay, coach, keep on touch na lang sa mga plano. Sir, Papa, Rita, ko anak, sir. Set na, Ma'am Kim. Yes, Ma'am Analisa. Mabali ka kapalitan na, Ma'am. Di ay, kay, ingon ka, mangita, di ka. Yes, I will tell my daughter na bibili ka. Ayun, guys, ang bilis ng oras, oh. Malapit tayo mag 1 hour. Thank you sa inyong, thank you sa inyong panonood. At alam ko, marami din kayo natutunan siguro. And then, sa mga hindi pa nakapanood, replay nyo na lang, guys. Replay nyo na lang. Alam ko, mayroon tayong may aral yung ano natin ngayon today. Mayroon tayong magandang aral na ibibigay, na bigay sa inyo. So, dami-dami pa tayong dami pa akong gustong ipag-share. So, every Sunday, guys, I will try my best to have another every bagong topic. Additional encouragement, additional business na enhancement, business tips para tayo makapagsimula. Para tayo makalaban sa buhay. Sir, magkano po ang pasahod po sa griller o empleyado po? Minimum lang po. Aim gone, minimum. Magkano yung minimum sa inyong lugar? Ganun din pasahod nyo.
we always obey the law about sa pag-susweldo. Saka kung taon nyo ay stay in, siyempre kung piyot nyo, libre lahat, kain, mayroon silang libre tirahan, tubig, kurinte, di ba? So, you have to compute also. Baguhin na yung, hindi na yon minimum kasi nandiyan na sa iyo eh. Libre na lahat eh. So, kayo na bahala mag-compute kung magkano yung capital dyan sa area nyo. Okay, marami yan. Sino pang may tanong guys? Magtatanong na kayo guys. We are about to end dahil mabot na yun ng 1 hour. I will always try to finish our live 1 hour lang para yung ibang manunood hindi sila tawag nito, hindi sila mabuboard, tataposin na yung oras sa papanood sa pag-replay. Okay, so sino pang ano guys, babalik ka natin yung sa yung mag-order dyan bandang Southern Luzon. Pupuntahan nyo si Randy Mascarenas guys. Ano ko na yung number, i-announce ko ngayon yung number. Asal to, okay? Ayan guys, so tindog na ko. Ayan guys, so Sir Randy Parinas ng Baliti, Batangas. Ito yung number niya guys, 0977-188-4691. Randy Parinas ng Southern Luzon guys, sa Mabalanan, Baliti, Batangas. Ang ating partner dyan sa Southern Luzon, Randy Parinas. Ito yung number niya guys, 0977-188-4691. At ang ating partner doon sa Northern Luzon, Norman Zarino, 0915-542-2333. Again, sa Northern Luzon, Norman Zarino, 0915-542-2333. So kung may order kayo guys, lechonan, lechon griller ba, lechonan, at ang injectable marinade or injectable solutions doon sa kanila, Sir Randy Farinas, Norman Sareno, at doon sa kapatid guys sa Marulas, Valenzuela, kay Cherry Galolual Fiscar, ay ano lang, injectable solution lang dahil i-establish ko muna kung paano tayo makapagawa ng griller doon. So also somewhere in Mindanao, especially Davao, or dito sa mga dang medyo malayo-layo na sa pier guys. Marami din nagtatanong eh, maraming gusto talagang bumili. Kaso lang, ang hirap paabutin dyan ng griller natin dahil malayo sa pier eh. So, naghahanap ako dyan ng partner guys, kung sino yung willing na makipag-partner sa atin ng griller. Mayroon na tayong isa na hanap doon sa, ano eh, saan may banda? Sa Cotabato siya eh. Si Noel Seminilla. Mayroon doon sa bandang Cotabato, medyo malayo pa rin, so kailangan ko pa rin ng medyo malapit sa Davao guys, para yung mga kapatid natin Davaoenos na nag-inquire, makakapag-provide tayo ng griller. But anyway, yung mga solusyon natin ay ngayon ay pwede na mapadala, pero medyo may kamahalan pa rin sa LBC, kaya pasensya na po, lalo na yung importante naman yung yung matikman nyo yung natin, yun lang naman kung saan nyo eh. Matikman nyo, tsaka i-arrange na natin kung paano tayo makapagpadala ng marami sa mga hindi mag-avail sa ating package. Pero yung sa mga avail na package, right there under, you can have the supplies. Marami dyan sa inyong lugar guys, madali lang ito hahanapin. So sa mga gusto lang muna magta-try, bibili muna ng how many liters, you can call me, i-announce ko na yung number ko para matikman nyo guys. Para ganun din naman sa lahat, every time na may negosyo tayo, aayusin natin muna lahat, aaralan natin, tikman natin, ipatikim natin sa kanino para sigurado na tayo. I am proud to say that marami nang nakatikim sa ating injectable solution at maraming nagsasabing napakasarap naman. Nakataba ng puso guys. Kukolesterolin tayo nito.
Okay, maraming maraming salamat po sa inyo guys at saka sa inyo lahat ngayon na nanonood. Maraming maraming salamat sa inyo. Ngayon ay umabot na tayo ng 6,000 plus subscribers. Ang bilis guys, ang bilis. Just 2 weeks ago, naging 5,000. Sa halos every 2 weeks guys, nag-improve tayo ng 1,000 subscribers. Kaya maraming maraming salamat sa inyo guys. Yung mga video na panood nyo, i-like nyo guys, i-share nyo. At i-like nyo guys at i-share nyo sa mga kapitbahay nyo, sa mga kapitbahay nyo. I-like nyo, i-share nyo sa Facebook, i-share nyo rin sa YouTube para sa paraan ng ganyan, marami tayong matutulungan ng ating kapatid. Huwag lang kayong magsariling mayroon na kayong tutunan. Share nyo rin guys. Tulad ko, yung sinishare ko ang sarili kong kaalaman, sarili kong ano. At anong ko lang sa iyo, hiling ko lang sa inyo, share nyo rin sa mga ano nyo, mga kaibigan nyo. Through Facebook and YouTube, i-share nyo rin. At mag-subscribe para dadami tayo guys. Mayroon ba akong maraming gagawing project? Mayroon tayong lalong-lalo sa mga starters. Gusto ko talaga sana makagawa ng single ano lang eh, single portable na griller. I hope it will be available in before December para pamasko guys. Eh, maliit lang heavy duty pa rin na portable griller, single lang, good for 3 chickens lang. Yung mechanism may ganun pa rin. Tsaka pwede dito itong pwede natin padala sa mga through ano LBC or through lahat ng mga cargos na forwarders nandito lang. So I hope it will be available soon para makaano kayo, maka try kayo kahit wala pa kayong malaking griller para sa ano lang, para sa trial and error niyo sa negosyo ba, sa lechon. Kahit sa bahay lang niyo muna magsimulan, makaluto kayo ng tatlo sa griller na ito. Meron akong design guys, pero it's just a design, wala pang ano, pero I hope by before this month end, November, it will be done. So, abangan nyo guys, baka matatapos to by baka by first week December, i-ano ko, pakita ko na dito sa ating vlog. Okay, mayroon pa bang nag-message? Dali lang ha. Last na basa ko na to guys ha. Yay! Excited na kami dyan, sir. Thank you ha, Bim Gon. Herbert Estrada, tuloy-tuloy lang bossing. Salamat sa pag-share ng kalaman. Thank you ha, Herbert. Analisa, ako lagi yung ta, sir. Soon is tabuulan ako ni. Tabuin mo yun, Analisa. Linaw. Imgon, inspired talaga ako sa panonood kong vlogs po ninyo. Practical po kayo. Lalo na yung ginawa ninyo pong yung malaking salamin. Thank you, Imgon. Divil Yanto. Puhon, sir. Kunta-kunti ka pag nakauli na about griller para developer. Para delivering gross. Yes. Yes, Davy. Amping sir, salamat sa input today. Naanapod tayo. Huna-hunaon. Unya. Muni-muni. God bless, sir. Thank you, Analisa. Imgon, sir, pag magkano po ang pasahod ngayon? Okay, so, lahat po ay nabasa na. Maraming maraming salamat sa iyong panonood. You can share this video also to your friends in YouTube and Facebook para marami din sila matutunan at marami din tayong matutulungan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, lalong-lalo sa ating mga OFW. Thank you and happy Sunday, everyone. Bye-bye.